Hey guys, so this is your man Renz Lagria, and welcome again to my YouTube channel. Or ako ang welcome kasi sobrang tagal ko nang hindi nag-upload. Anyways, ayun po, gusto ko po sanang ulit pasalamatan kayong lahat dahil nakapag 9,000 subscribers tayo. Kahit hindi po ako ganun ka-active, naabot ko pa rin yung ganung subscribers. I'm really thankful to all who supported me. Yun, so for today's vlog, gusto kong gumawa ng isang reaction video. So tinitingnan ko siya dito ngayon. Gusto kong gumawa ng isang reaction video tungkol sa isang interview ko sa isang YouTube channel. So kung alam nyo yung What The Fo, yun po yung channel ni Mr. Fo. So yun, na-interview po ako doon and in-upload nila sa Facebook. At marami naman pong mga nag-mention, nag-tatag sa akin doon sa YouTube na yun. So, gawan ko kaya ng reaction video para naman mas ma-expound ko pa yung mga answers ko. Makita natin kung ano pa ba ang mga kulang doon sa sinabi ko doon. Tara! Hello, this is Mr. Fo at ito ang WTFU o What The Fo sa YouTube. At kasama natin ngayon si Renz Verano. Charot! Kailan ba si Renz Verano? Yes. Ah, kailan mo naman siya. Ano siya? Ano, actually parang idol yun ng daddy ko. Kaya... Ah, talaga? Kaya kilala mo? Oo, kaya parang kinuha yun ng daddy ko, pinangalan sa akin. Hindi nga, totoo yan? Oh. Ah, talaga? So yun guys, yung Renz Verano po pala, yun po, pinapakinggan po siya ng dad ko. So, yung kinuha, kung saan niya kinuha talaga yung pangalan ko, yun yung dun sa best friend niya. Which is, ang name is Lorenz. Ang pangalan ko naman po is Renz Lu. So, pinagbaliktan niya lang yun. So, nagkamali pala ako. Pero, ang nasabi niya sa akin, pinapakinggan niya rin daw si Renz Verano noon nung binata pa siya. So, ano kinaka... So, siguro dun siya nakaroon ng ID na, ano, yun, gamitin yung Renz. Tapos, binaliktad niya lang yung... Pero ano ang apelido talaga ni Renz? Renz Lagria. Renz Lagria. Yes. O, si Renz, naku, lagi ka nagbo-viral. Kasi kapag panagbenga tawag dyan, di ba? Yes. Tama ba pronunciation ko? Panagbunga. 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 Ah. Ano ibig sabihin nun? Pagbubunga, ano bang tawag dito sa Tagalog? Pag-bloom ng mga flowers. Ah, talaga. Tapos, kaya siya nagbo-viral kasi lagi siyang igurot na damit. Yes. Diba? Dahil ikaw ay proud na igurot. Yeah. So, ibig sabihin, saan kayo pinanganak? Sa Baguio City, my hometown is La Trinidad, kung saan malapit yung strawberry. Ang La Trinidad at ang Baguio City ay magkaiba. Magkaibang lugar po yun. Minsan po kasi tinatawag nilang Baguio City pa rin yung La Trinidad. Okay? So, La Trinidad and Baguio City is different. May nagawa akong vlog nun and siguro lalagay ko na lang dyan sa taas para malaman nyo kung saan mismo or saan nyo makikita ang La Trinidad at Baguio. Teka lang, hindi nyo naman sinusuot yun na daily basis. Ah, hindi naman. Hindi naman. Pero, kailan ka nagsimula magsuot ng igurot na damit? Nagsimulang magsuot nun kapag may occasions. Mm. Pag merong kasal, pag merong birthday, or special occasions, basta ano siya, parang for celebration. Ayun, may nakalimutan ako. And siguro yun yung for pageants, for parade. Usually kasi ginagaya ng mga pageantry yung theme or yung design ng kaigurutan, yung parang bahag kasi ano siya, eye-catching or head-turner. Ewan ko ba kung bakit, kung saan yung malamig na lugar walang masyadong damit, pero kapag dun sa medyo mainit, dun madamit. No? Ba't kaya? Talaga. Okay. So mga ilang taong ka na ba ngayon? I'm 21. 21 years old. So mga ilang years ka na nakakapagsuot ng igurot? Nasa siguro, nasa
sinabi na nating 13 years. 13 years na. Ah, talaga. Mm-hmm. At kaya ka nagpapaganda ng katawan kasi magsusuot ka ng ini. May kinalaman ba yun doon? Slight. Pero ano kasi, fitness model din kasi ako. Ayun guys, kaya po talaga yung rason kung bakit nung bata po kasi ako, nalulung ako sa mga Yossi, sa mga alak, mahilig akong pumarty, mahilig ako sa, kumbaga, happy endings. What? Bro, what are you talking about, man? Happy ending. Parang mali. Happenings, mga kung saan ako sasaya na lang. So, ayun, hindi na ako nakakapasok. Yung allowance ko, pinangsusugal ko na lang. So, medyo wala sa landas yung buhay ko. So, yung itong fitness naman, nung dumating siya sa buhay ko, ayun, napalayo naman ako doon. Yung kumbaga, uy, may results siya. Nagkakaroon ako ng magandang, kumbaga, chest, gano'n, di ba? So, mas nadagdagan yung self-confidence ko na bumalik ulit doon. Para at least, doon ko napansin yung sarili ko na, uy, mas okay pala to kaysa doon sa masyadong na ano ako, na papainom, napapayosi. Although aminin ko, nung nag-gym man ako noon, hindi ko talaga totally na-stop. May mga times din talaga na umiinom ako. Minsan-minsan, kumbaga pag-birthday. Ang fitness kasi isa sa pinaka-ano rin yan, isang malaking part ng buhay ko, kaya hindi ko siya maalis-alis. O ng mga pageants. Okay. Kaya syempre kailangan. Oo, pageants and Pero itong pagsusuot mo ng igrot na damit, ito ba for fashion, for racket? Ano ba talaga ang purpose? Bakit ka tuwing, sorry pa nagbenga na lang sabihin ko, tuwing pa nagbenga, nag-ano ka, nagsusuot ka ng igrot na damit? Actually, yung ano lang namin dun is may advocacy lang kami, wala po kaming talfi dun na rumampa. Actually, nagugulat nga lang kami na may nagpo-post ng photos namin. Ano lang po namin yun, advocacy lang namin yun as a millennial na maging proud, as an igorot, na wag nating kalimutan yung mga dati nating culture. So, lahat ng kasama mo doon ay mga legit na yes, certified na igorot. Pero mga model din sila, no? Hindi. Pero may mga board na pa doon iba eh. May mga iba. Pero may mga iba rin na parang kinuha din. Kasi parang nagustuhan siya ng organizer. Kinuha mo, doon siya na-discover, kumbaga. Oo, na-discover siya. Yeah. So, sabi mo, fitness model ka nag-umot. Doon ka ba na-discover? O mas nauna yung pagiging model mo bago ka nagpunta ng, bago ka nagsusuot ng ganong Yun. So, yung story nun guys, yung mga kasama ko noon, magbabarkada po kami. Pag nag-gym ka, tatama rin ka kapag mag-isa ka. Lalo-lalo na kapag nagsisimula ka pa lang, or parang nababagot ka, or maraming rason eh. Pero nung time kasi na yun, napapatambay na talaga ako sa gym, so napabarkada ako doon. Iba pa rin talaga ang impact kapag yung barkada mo, ayun, gym goer. Nauna yung ano, yung pageantry. So nung pageantry, ano yun? For pageant, nagsusuot ng mga ethnic attire. And then nung nanalo ako, tinawagan ako ng organizer na kung okay lang magparid kami, wearing the sash, and then doon na nag-boom-boom. Anong title mo? Cordillera Tourism. Mr. Cordillera Tourism. Talaga. Anong year ito? That was way back 2016. Yes. Yung mga international pageant, yung mga sasabak sa mga international pageant, naisip mo na ba yan? O nag-try ka na ba? Hindi pa nag-try, pero pinag-iisipan. Ang pag-artista, bilang pogi ka naman. Alam mo ba si Direk na Taranta nung dumating siya, never siya nag-asikaso ng guest. Usually, yung nag-asikaso yung talent coordinator, yung writer. Pero tinanggalan niya ng trabaho for today dahil sa iyo. Ay, ganoon. Ngayon ko na nakita si Direk na Taranta. Napatirintas pa siya ng hair. May bala ka ba mag-artista? Kung may opportunity naman na pwede, then why not? Then let's do it. Kung mag-artista ka, anong klaseng role ang gusto mo?
action comedy. Ayun, so after nung interview na to, nagkaroon po ako ng series. Pero hindi naman po ako yung bida, pero ayun, nakasama ko po sila Jelay Andres, sila Jewel Palencia, sila Rojun Cruz, sila Ken Chan, Rita Daniela, and... May paabs ang mga kuya. Aarte ka pa ba? And that experience is a very memorable one. Drama. Parang gusto ko ng action eh. Action? Barilan? Barilan, bubugan. Ah, talaga? Baka masaktan ka, baby. Halimbawa, sexy. Sexy. Oh, halimbawa, yung mga sexy films, may mga love scene. Ayan. Love scene. Kaya mo? Hindi ko pa alam. Babae, kababae ang ano, ka-partner. Mag-workshop naman. Tignan din kung kaya. Hindi ko pa kasi na-try eh. Eh kung kapwa lalaki, mga gay film, ganyan. So tingin mo kakayanin mo? Ano mas kaya mo? Love scene sa babae o love scene sa kapwa lalaki? For a movie? Love scene sa babae. Babae. Paano kung paglalaki? Paglalaki? Depende siguro sa story. Or sa gagawin. Movie naman siya eh, wala namang gagawing masama. As long as portraying as may lesson, may lesson siya, or may kabuluhan yung story. And sa school ka ba ngayon? Ayun, so, no comment naman ako sa sagot ko rito. Tama naman, yun naman ang talagang nasa, ano, nasa isip ko. Kasi guys, ako kasi lumaki ako na ano eh, hindi ako masyado sa, actually hindi ko nga ma-imagine sa sarili ko na maging actor or umarte sa harap ng TV. Kasi kapag na-experience mo rin kasi yung mga ganitong bagay, yun, magugustuhan mo rin. Kumbaga mag-create na rin siguro ito ng passion, bagong passion mo. Hindi. Pero ano, nagkapag-kuleyo ka? Yes. Anong course mo noon? Financial management. Nag-aral ako noon sa UC. Saan yan? Sa Baguio. Sa Baguio. Ayun. Tapos, bakit siya na kinuha mong course? Financial management, ano eh. Wala, nagustuhan ko lang yung magpagbagbilang ng pera. Maganda naman yan. Magandang hobby ang pagbibilang ng pera. Oo. Naku, si Direk na naghanda na ng maraming pera, magbibilang daw siya. Ayun. Speaking of money, at gusto ko lang i-share sa inyo ngayon, kagandahan ng feeling, yung magkaroon ka ng sarili mong kita. Yung kita mo na, ayun, pinaghirapan mo. Iba pa rin yung feeling na dinadala mo sila sa isang kainan. Nililibre mo sila, nabibili mo yung mga gamit mo, bibigyan mo sila ng gift. So, ayun po, isa rin yun sa isang one of the best achievement or learnings. Kasi, minsan kasi, tayo mga millennials, self-entitled to have this car, have this computer. So, ako nga guys, itong computer ko na to, pinaghirapan ko talaga tong pagtrabahuan. Kung ano man ang meron ngayon, sa akin dito, mostly is 80% pinaghirapan ko. 20% siguro is yun yung hiniram ko sa parents. So, hindi po ako nagmamalaki kung ano meron po ako. Pero gusto kong i-share na huwag tayong humiling sa magulang natin. Huwag tayong mag-demand na bigyan niyo ako ng ganito, ng sasakyan, ng computer, ng cellphone. Hindi naman nila kailangan. Actually, ang pwede pa lang nila kung nag-aaral ka pa, pero kung matanda ka na, kung kaya mo naman magtrabaho, 'di ba? Kahit naman na siguro napakayaman ng parents mo. Pero ayun nga, hindi naman forever nandiyan sila. So, work hard for the things that we want in life. Okay? Thank you, Direk. Alam na! Tapos, okay. Yung, teka lang, balik ako dun sa pagsusuot ng outfit. Hindi ka, syempre, igurot ka naman. So, confident ka na isuot yung damit na yun. Di ba? Kasi di ba, hindi, kasi tradition yun, kultura yun. Pero syempre, ibang-iba siya dun sa outfit na suot natin ngayon. Di ba? Di ba? Yung tinatago yung mga itinatago kayo. Hindi kayo naiilang na minsan, may mga baklang nagpipicture ng kung saan parte o kung ano. Sanay na. Ganun talaga si Willis na ngayon. More on digital. So, picture-picture. Okay lang yun. Basta napapakita namin na ano, proud kami. Nagpapatanong.
May girlfriend ka daw ba? Ha? Girlfriend? Ako. Ang hirap maging magka-girlfriend ngayon. Bakit naman? Ha? Bakit yung mga girl kasi hindi siguradong girl? Guys, meron po akong girlfriend now. And I'm excited to work with her. So may mga pinaplano ako na pwede namin gawing contents. So, yun po, I am taken. Ayan, linawin ko na po, taken po ako. And, yun. LDR po kami ngayon. Ayan, so shout out sa lahat ng LDR dyan. Kailangan lang natin ng understanding, patience, trust. Ayan, trust, tiwala. Opa-girl! Opa-girl! Nakaka-stress. Kaya nagka-girlfriend ka na? Oo naman. Nakailang girlfriends ka na? Five girlfriends. Ano, mga gano'ng katagal yung bawat isang girlfriend? Umaabot naman ng taon. Tamang ano, 2 weeks, you know? May 1 week nga eh. May 1 week ko pag-ibig ito ay ni Imelda Papi. Bakit? Ang maiksian lang. Ewan ko, parang nawala yung spark. Sinong bumibitaw? Siya o ikaw? Parang ako. Lagi ikaw? So ang dami ng umiyak na babae dahil sa'yo. Hindi ko alam kung talagang umiyak. Hindi, paano ka nakikipag-break? Halimbawa, naramdaman mo wala ng spark, hindi ka na masaya. So, paano ka nakikipag-break? Hindi mo nalang papansinin, mawawaglalaho ka nalang, bablock mo sa Facebook, ganyan. Grabe. Or meron pang kailangan sa text lang, ayaw mo na, or meron kang talagang kailangan mag-usap? Oh, kailangan mag-usap. Eh, meron din naman yung time na hindi na kailangan mag-usap, wala na talaga, kung wala na sinisirang ano, wala nang pakialamanan, ganun. Pero kung okay naman kami, pag-uusapan na lang. Naloko ka na ba ng babae? Hindi pa. Ay! Naloko ka na ba ng babae? Hindi pa. Wow! Never ka pa nag-two-time, mga ganyan? Ay, hindi naman. Namulekta ng girlfriend? Hmm. Ako yung naganun eh. Oh, so may babae na naloko sa'yo? Nangolekta siya? Isa ka sa collection niya? Parang nakita ko lang siya as nag-way of cheating. Nakita huli mo? Oo. Paano? Harap-harapan. Paano? Ano ginagawa? Hinaligan niya yung ano, yung kaibigan ko sa harap ko. Sa lips? Ganyan? Oo. Anong ginawa mo? Bintang. Anong ginawa mo? Ha? Wala, siyempre, tinitinan ko lang siya at inisip ko sa sarili ko, paano pag wala pa ako? So, hindi ka nagalit ko sa friend? Buti hindi mo sinapa? Hindi ba't ko naman sasapakin? Siyempre, hindi naman doon mo ba na makikita kung seryoso yung babae sa'yo, kung wala ka sa tabi niya. Buti hindi ka umeksena. Buti naman ako umeksena, kaibigan ko yun. Kahit na, iloko ko eh. Parang trap lang yun. Parang bait mo naman. Oo. Kasi ibang So, I do think na yung mga ganitong klaseng babae, yun yung mga pinapakawalan pa. So, it's no need naman na siguro na gumawa ka ng eksena or sapakin mo yung kaibigan mo kasi actually, ginawa kong dare yun sa kanya and hindi ko alam kung bakit siya na-fall, finol, or tanga ba talaga yung taong yun. So, after that, ayun, nagkipag-break na ako agad sa kanya the following day kasi. Pero friends pa rin naman kami yung sa lalaking yun. Lalaki, I'm sure inupakan na yung bano, yung lalaki. Ba't ko naman upakan? Nakapagsapakan ka na ba? Oo. Oh. Ano yung kaya na? Ano po yung kamay ko? Ba't ganyan kamay mo? Yun, mahilig akong magboxing. Ah, talaga? Marang gloves? Ang daming kalyo. Oo, ganyan talaga. Ah, talaga? Pero yung kakalyo niya sa harap, kasi yung likod, yung pinakalitan. Super active ako eh. Ah, talaga. So, gadalas ka mag-workout? Every day. Weights, ganyan. Pag may competition, twice. Competition? Bakit? Competition for the pageant? Hindi. Competition for... Bodybuilding? Athlete din kasi ako. Anong sports? Meron yung fitness sports, yung pabilisan, parang ganun. So, kinocondition ko yung sarili ko para hindi mamatay sa race. Sa gym, marami pa mga lumalapit sa'yo? Yun, so... Ipakita ko na lang din dito yung isang competition na sinalihan ko. Yun yung lumaban ako dito sa Philippines. Ako yung nag-champion. Then, isa rin ako sa nag-represent. Lima kaming galing sa Philippines. Nag-represent kami going to Malaysia. So, nung pumunta ako ng Malaysia, yun yung pinaka-first time kong lumabas ng ibang bansa. Diba? Yun, at least happy pa rin naman ako.
kahit na hindi ako ganun, hindi ako nanalo, happy pa rin ako na i-represent ang bansa natin, Philippines. Alam mo na, mga, pag nasa gym ka kasi, minsan akala mo may reunion ng mga bakla. Ganyan. Ay. Parang, pag dumarating ako sa gym, ay, hindi ako nakapadala ng pansit, may reunion pala. Ganyan. Ay, hindi naman. Wala, mabait naman. Wala namang, mabait naman. Wala naman ang haharas. Wala naman. Ah, wala. Ano na lang sila nag, ikaw ba yung nagpa-parade? Parang ganun. Ah, ganun na. Friendly. Tsaka friendly ka naman kasi. Oo. Hindi ka nga nananapak, hinalikan na yung girlfriend mo sa harap mo eh. Depende pa rin. Depende pa. May nasapa ka na ba? Nabating? Ay, wala. Wala. Wala naman namang ano. Basta wag nang mabating. Ayun, so sasabihin ko lang sa inyo guys, kung ikaw ay isang nag... Ano bang tawag dito? Nagbo-boxing or nag-kickboxing, hindi basta-basta siguro yung makipagsapakan ka kasi alam mo yung hirap ng training ng or yung discipline ng isang athlete kasi nakiki-training din ako boxing unless sasapakin na rin ako or gagamitin ko siyang self-defense. Iba pa rin talaga kapag ano, gagamitin mo ng tama yung mga natutunan mo. So, dahil dyan, baka ako. Audience question. Ay, ano yan, direct? Go! Ano pag nag-costume ka ng bahag, ano yung nasa loob? May underwear ba kayo? Ah, oh, may underwear ba sa loob? Ano yan? Dapat wala. Dapat wala? Wala talaga. Dapat wala. So ikaw, meron o wala? Wala. Ah, wala. So pwede ka namin silipan pag panagbena? Hindi nyo makamiss na silipan. Bakit? Naka-secured yun. Parang ano rin yun. Parang underwear din siya. Pag nakita ka ng mayor namin, sisitayin ka. Ba't ka naka-underwear? Tanggalin mo yan. Ah, talaga. Tsaka hindi, parang mas secure pa nga siya sa underwear, di ba? Oo. No? Medyo kita lang talaga yung behind. Pero kahit yung hila-hilain mo yun, wala. Hindi mata, hindi wala kang masasak. Gusto mo yung direct, may paghila-hila pa. Pwede ka naman pagsama. Dahil dyan, bumili pa talaga kami ng bahag. Dahil ide-demo mo kung paano. Ayan, ide-demo mo. Pero, dahil dyan bumunot ka na ng mga questions. Ano yung pinaka-awkward na ginawa o sinabi sa iyo ng bading? Pinaka-awkward na ginawa o sinabi sa akin ng bading? Ano ba? Parang ano? Pwede ka bang mabook? Parang gano'n. Ha? Pwede ka bang diretsahan? Ano to? Personal o via IG or Facebook? Oh, more on ano siya? IG. IG. Pwede ka bang mag... Ano sagot mo? Wala, hindi ko lang pinapansin. Sinisene zone mo na lang. Oo. Ah, talaga. Hirap pa may. Oo. Walang pano, no? Walang manners. Walang manners! Si Derek iba. Pwede ko ba? Meron pang mga bigatin, pero hindi ko na sasabihin dito kasi siyempre, di ba, as respect sa kanila. Pero, yun. Ayan, nagkagalang. Si Direk, okay lang yan. Ay, grabe ito. Parang hindi matatapos ang taping. Parang, ako, Emily, i-cancel mo na yung ibang mga guests. Kasi hindi na makakapagtrabaho si Direk. Bilang siya ang first natin itinitake ngayong araw na to. Hindi magkagalang si Direk. Kasi yung nag-message sa'yo, sabi, pwede ka bang mag-book? Pag si Direk yan, meron po. Pwede po ba kayo mag-book? Po? May po pa sa dulo. Okay, next! May balot o wala? Wala. Wala. Bakit? Mas komportable ako minsan pag free. Free. Free as a bird. Oo. Ah, talaga. Never na may balot? Karamihan walang balot. Karamihan walang balot. Ah, talaga. Ano bang balot? Next! Yun, so kapag natutulog po ako guys, ayun, mostly half naked, mostly walang suot. Depende sa comfortability ng katawan ko. Pero gabi-gabi hindi ako nagsusuot ng ano, ng underwear. So siguro ano bang tawag dun? Yung boxer shorts, yung maluwag lang para lang makatulog na maaga.
So ayun guys, gagawin ko siguro tong two parts. 20 minutes yung ni-record natin ngayon, and then yung part 2 is 20 minutes ng interview. So abangan niyo sa susunod ang reaction ko, kasi medyo mahaba-haba to. Eh ayoko naman masyadong mahaba. So tara. See you again in the next part 2. Bye.